This is a work of fiction. Names, characters, business, events and incidents are the products of the author's imagination or are used fictitiously, and any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. Aminin man natin sa sarili natin at hindi, madalas ay hinihiling natin na sana ay may katangian din tayo na gaya sa iba. Sana ay matangos din ang ilong ko, sana ay may maganda akong mga mata. Sana ay pula ang aking labi. Sana ay maayos at perpekto ang mga ngipin ko. Sana ay magaling akong sumayaw, sana ay magaling akong kumanta. Sana ay galing din ako sa mayamang pamilya, at kung ano-ano pa. Pero ang katotohanan ay walang perpekto sa mundo. Madalas, kahit pa-perpekto ang isang tao sa paningin natin, ang hindi natin alam ay may mga bagay rin pala silang hinihiling na sana ay taglay nila. Dahil bilang mga tao, normal na ang makaramdam ng insecurity kung minsan. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Simulan natin sa umpisa. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jacob. Jake ang tawag sa akin ng mga taong nakakakilala sa akin. 23 years old na ako, at nasa huling taon ko na sa kolehiyo sa kursong Business Administration. Dalawa lang kaming magkapatid, ako ang bunso at babae naman ang panganay, si Ate Jackie. Ang kaso ay pumanaw siya last year dahil sa sakit na tumor. Magkaiba kami ng tatay ni ate dahil nga dating entertainer sa bar si nanay, at pareho rin naming hindi nakilala ang mga tatay namin. Ganun pa man ay lumaki kami na sobrang close sa isa't isa. Kaya sobrang hirap at sakit mula nang mawala siya. Pero pinilit pa rin naman namin ni nanay na magpatuloy na magkasama. Simula bata pa ako ay alam ko nang may iba sa kasarian ko, pero syempre, kagaya ng iba ay masyado akong in denial dahil nga nakakatakot na mahusgahan ng iba. Hindi naman kasi sikreto sa ating lahat na kahit pa nasa modernong panahon na tayo ay marami pa ring mga tao na hindi tanggap ang ganito. May ilan akong mga kaibigan, at madalas kong asarin nila ako na bakla, dahil nga masyado daw akong malinis sa katawan, at may pagkamalambot kong kumilos. Noong una ay naiinis ako, hanggang sa dumating ang araw na nakasanayan ko na lang. Bukod doon, ay may isa kong matalik na kaibigan. Si Mia. Magkapitbahay kami ni Mia, at mula noong pagkabata ay kami na ang laging magkasama. Nung mga bata pa kami ay lagi akong tinatawag na bakla, dahil nga siya ang kaibigan ko, pero nang nasa edad na kami, lagi naman nila kaming pinaghihinalaan na magkasintahan. Normal na siguro yun sa mga tao, madalas kasi ay nadedagdagan at nababawasan ang bawat kwento, at doon nabubuo ang chismis. Bata pa lang ako ay marami na akong tinatagong insecurity sa katawan. Madalas kong hilingin ko na sana ay kagaya rin ako ng ibang lalaki, yung lalaki talaga at hindi paminta na kagaya ko. Kapag kasi nangyari yun, siguro ay mas madali sa akin ang lahat. At para sa akin, ang depinisyon ng salitang perpekto ay ang matalik kong kaibigan na si Mia. Hindi kasi sila nahihirapan sa buhay, hindi gaya namin. Masaya at kumpleto ang pamilya niya, hindi gaya ko na lumaki nang walang ama. Maganda si Mia, para sa akin ay perpektong perpekto ang kanyang pisikal na kagandahan, bukod doon ay mabait at mabuting tao pa. Kaya hindi nakakapagtaka na mahal at gusto siya ng halos lahat. May isang pagkakataon noong high school na nainis ako ng sobra sa kanya, kasi yung ka-team ko sa basketball noon na crush ko ay niligawan siya. Pero syempre ay hindi ko yun sinabi. Hindi rin ako gumawa ng bagay na alam kong makakasira sa pagkakaibigan namin. Ngayon naman, kapag naaalala ko yun ay naiinis ako sa sarili ko. Hindi ko kasi lubusang maisip na nagawa kong mainis sa kaibigan ko kahit na wala naman siyang ginawa na hindi maganda sa akin. Pero aminado rin ako na maraming mga lalaki ang naiinggit sa akin, hindi dahil sa gwapo ako, kung hindi dahil best friend ko nga si Mia. Hindi nakakapagtaka na medyo marami ring mga lalaki ang sinusubukang makipagkaibigan sa akin, dahil gusto rin nilang mapalapit sa kaibigan ko. Oo, aminado naman ako na hindi ako gwapo. Pero hindi rin naman ako pangit. Sadyang malinis lang ako sa katawan, at masipag mag-aral. Iyon lang siguro ang maipagmamalaki ko.
Normal lang naman ang buhay ko sa kolehiyo. May mga kaibigan at kaklase na madalas nakakasama, at masasabi kong masaya naman. Parte rin ako ng basketball team ng university, dahil kahit pa alam ko sa sarili ko na silahista ako, ay ito pa rin ang sport na kinahiligan kong laruin. Pero nagbago ang lahat nang nag-resign na ang coach namin, at nang makilala ko ang bago naming coach na itago na lang natin sa pangalang Henry. Nang sinabi sa amin ang dati naming coach na aalis na nga siya, at may papalit sa kanya, ang una kong inisip ay kagaya rin niya na medyo nasa edad na. Pero hindi ako makapaniwala na bata pa ang papalit sa kanya. Hindi lang iyon, may matipuno rin kasing pangangatawan, malakas ang apil at sobrang bait pa. 27 years old pa lang siya at walang girlfriend. Ang huling beses na nagkagusto ako sa kapwa ko lalaki ay noong high school pa, at sa mga nakalipas na taon ay pilit kong sinasabi sa sarili ko na lalaki ako, pero parang may kung anong binuhay nga si Coach Henry sa pagkatao ko. Pero syempre, ang bagay na iyon ay dapat na manatili sa sarili ko lang. Bukod sa bawal siyang makipagrelasyon sa mga estudyante, ay alam kong imposible rin naman na magugustuhan niya ako dahil halata naman na mas straight pa siya sa poste ng Meralco. At isa pa, hindi rin naman ako gagawa ng bagay na alam kong ikapapahamak at ikapapahiya ko lang sa huli. Ang kaso, sa bawat araw na lumilipas na nakakasama ko siya sa mga basketball practice ay sobrang hirap, iba kasi talaga ang epekto niya sa akin. Kung hanggang kailan ako makakapagpigil ay hindi ko alam. Congrats team! Hindi man tayo naging kampiyon, pero masaya pa rin ako sa resulta dahil nakita ko ang hard work nyo. Nakangiting wika ni Coach Henry sa amin isang gabi, pagkatapos ng championship ng game namin laban sa kabilang universidad. Sa totoo lang ay halatang nanghihinayang kaming lahat, dahil nga 2 puntos lang ang lamang ng naging kampiyon, pero wala naman kaming magagawa pa. Sobra tayong naging busy nitong mga nakaraang buwan dahil sa practice, at mas mahirap sa parte nyo yun dahil sinasabay nyo pa ang pag-aaral nyo. Kaya bilang reward, magkakaroon tayo ng outing ngayong weekend para ma-relax din kayo. Dagdag pa ni Coach, kaya naman malakas na naghiyawan sa tuwa ang mga ka-team namin. Saan tayo Coach? Tanong naman nung isa kong ka-team. Pag-usapan natin mamaya, sagot ni Coach, na natili lang akong tahimik at nakikinig sa kanila kasi ay pagod din ako sa naging laro namin. Pero mas naglalaro sa isip ko ang ideya na makakasama ko si Coach sa bakasyon, at may malaking posibilidad na magkakasama kaming lahat sa iisang silid. Iniisip ko tuloy na kung may pagkakataon ba na makatabi ko rin siya sa pagtulog kong sakali man. Mabilis pa akong napailing dahil sa naisip. Jake, nakikinig ka ba? Agad pa akong napalingon sa isa naming ka-team nang sabihin niya yon. Bakit umiiling ka dyan? Ano bang iniisip mo? Natatawa na saad pa niya. Hindi, wala. Medyo pagod lang, sagot ko naman. Ano na nga ang sinasabi niyo? Tanong ko pa. Ang sabi namin isama mo si Mia, pwede naman daw may +1, nakangising sagot niya sa akin. Kung isasama mo si Mia, hindi ko na isasama ang girlfriend ko, saad nung isa pa kaya sabay-sabay silang nagtawanan. Huwag nga kayong bastos, alam nyo naman na girlfriend ni Jake yun eh. Wika ng isa pa. May girlfriend ka Jake? Nakangiti na tanong naman ni Coach kaya mabilis akong umiling. Hindi Coach, matalik na magkaibigan lang kami ni Mia, agad na sagot ko naman. Maganda yun Coach, siya ang nanalo sa beauty pageant sa university meet ngayong taon. Dati pa siya pinipilit pero ayaw niya, buti nga at pumayag na ngayon. Tinaob niya lahat ng kalaban niya. Masayang kwento naman ang isa pa naming kasama. Swerte nga ni Jake at sobrang close nila ni Mia, tipid na lang akong napangiti dahil sa narinig. Medyo istrikto rin kasi ang mga magulang ni Mia, bukod doon ay busy rin siya, kaya hindi ako sigurado kung makakasama siya. Pero susubukan ko siyang sabihan, saad ko na lang para matapos na ang usapan. Magbihis na kayo, at mag-celebrate pa rin tayo ngayon kahit konting inuman lang. Doon na lang tayo sa apartment ko. Wika pa ni Coach na agad naman naming sinunod.
Normal na rin kasi sa amin ang nagse-celebrate talaga pagkatapos ng bawat game, kahit na nanalo o natalo pa, dahil alam namin na ginagawa naman namin lagi ang mga best namin. Pagkatapos noon ay sabay-sabay na kami halos lahat na nagpunta sa shower area para makaligo at makapagbihis na. Sa totoo lang ay wala namang mali siya sa akin ang ganito kung kasama ang mga team ko, kahit pa merong iba sa kanila na may hitsura talaga. Hindi naman kasi porke sila hista ko ay nagkakagusto na ako sa kahit na sino na lang, pero ewan ko lang kung si coach ang sasabay sa amin. Sa tingin ko ay may mabubuhay na hindi naman dapat. Gaya kasi ng sinabi ko ay iba ang epekto niya sa akin. Pagkatapos naming maligo at magbihis ay sabay-sabay na kaming naglakad palabas, medyo nagtaka nga ako nang makita si Mia na nakaupo sa isang bench sa may gym. Jake, ipakilala mo na kami. Bulong nung isa naming ka-team kaya napailing na lang ako bago naglakad palapit kay Mia. Anong sa atin? Nakangiti at malumanay na tanong ko, imbes na sumagot ay malawak siyang ngumiti at naglahad ng dalawang kamay sa akin. Alam ko na ang gusto niyang mangyari kaya mas lumapit pa ako para maiakap niya ako. Nanood ako ng game niyo kanina, ang galing mo talaga. Saad niya kaya mahina akong natawa. Ang kaso natalo pa rin, sagot ko naman. Okay lang yan. Although medyo nakakalungkot kasi last year mo na ngayon, dahil nga graduating students na tayo, wika naman niya bago kumawala sa yakap. Sinusundo kita. Gamit ko ang sasakyan ni Papa. Dagdag pa niya. Naks naman. Spoiled naman ako masyado sayo. Pagbibiro ko. Ikaw pa ba, e love na love kita? Natatawang wika niya. Ang kaso nagkaayaan kasi napupunta sa bahay ni coach, alam mo na, nakaugalian na nila na umiinom pagkatapos ng mga game. Gusto mong sumama? Malumanay naman na saad ko. Edi nalagot tayo kay Papa. Alam mo naman na sa'yo lang komportable ang mga yon, at kahit pa kasama kita at alam niya po protektahan mo ako kung sakali, hindi pa rin niya gusto na may ibang lalaki akong kasama. Tapos puro mga lalaki pa kayo. Hindi rin ako komportable na puro lalaki ang kasama ko, aniya at kumapit pa sa braso ko. Kayo na lang, mauuna na ako. Mag-enjoy ka dun, tapos tawag or chat ka kapag uuwi ka na, okay? Kung wala kang masasakyan, susunduin kita. Puno ng lambing na dagdag pa niya kaya natawa na lang ulit ako. Kaya ko na ang sarili ko, salamat, pero huwag ka nang masyadong mag-alala. Sige ka, nakakapangit yan. Pagbibiro ko naman kaya muli siyang natawa. Normal na sa amin ni Mia ang ganitong usapan, madalas ay may halong paglalambing, kaya hindi na rin nakakapagtaka na marami rin talagang nag-iisip na may relasyon kami. Sige na, hinihintay ka na nila. Enjoy. Masayang wika niya bago ako pinakawalan, tapos ay kumaway pa siya sa akin. Mag-iingat sa pagmamaneho. Sagot ko naman bago naglakad pabalik sa mga kasama ko na halatang hinihintay nga ako. Grabing sweetness yan, yung totoo, magkaibigan lang ba talaga kayo? Nakangising tanong nung ka-team ko, bahagya pa akong napalingon sa lahat, maging kay coach na tila interesado sa isasagot ko. Magkaibigan lang kami, sagot ko naman. Bakit siya nandito? Susunduin daw sana niya ako, pero sabi ko may lakad tayo. Sinubukan kong isama, pero may gagawin pa daw siya, sagot ko ulit. Hindi ko sinabi ang totoong rason ni Mia, kasi hindi ko naman gusto na hindi maganda, o maarte ang maging tingin nila sa kanya. Sana all na lang talaga. Natatawang saad nung isa bago kami nagpa siya na umalis na. May ilan kaming mga ka-team na may mga sasakyan, ang iba naman ay may mga single na motor, maging si coach ay may sasakyan din. Kaya naman hindi kami nahirapan sa pagpunta at sumabay na lang sa mga may service. Pagkarating namin sa apartment ni coach ay napansin ko na sakto lang ang laki ng tinutuluyan niya, pero malaki pa rin yun kahit na isa lang ang kwarto, lalo na't mag-isa lang siya doon. Pero may malaki namang parking lot, tapos ay malawak din ang lugar sa likod, at doon namin napagpasyahan na pamwesto, dahil medyo malayo daw doon, para kahit na magingay daw kami ay hindi kami makakaabala ng mga kapitbahay.
Bago kami uminom ay nagluto muna si coach ng dinner para sa aming lahat, para may laman daw ang tiyan namin. At nang magsimula naman na kaming uminom, sa mga naunang oras ay puro tungkol sa naging game ang pinag-uusapan. Hanggang sa lumipas pa ang mga oras, nang medyo tinatamaan na ang iba sa alak ay kung ano-ano na ang mga pinag-uusapan nila. Madalas ay tungkol na sa mga girlfriend nila, mga nililigawan, at mga magagandang babae sa university. Normal na rin sa akin ang ganito dahil nga medyo matagal ko na rin naman silang kilala at nakakasama, at kapag nasa inuman kami, ako lagi ang tahimik at nakikinig lang. Wala rin naman kasi akong gaanong may kukwento sa kanila, maliban na lang kung may mga itatanong sila sa akin na madalas ay tungkol pa rin kay Mia na crush talaga nila. Kahit nga ang ilan sa kanila na may mga girlfriends na ay interesado pa rin sa kaibigan ko. Ikaw coach, bakit wala ka pang asawa o girlfriend man lang? Tanong nung isa naming ka-team kay coach kaya natahimik ang lahat at napunta ang tingin kay coach. Sa totoo lang ay gusto ko rin naman kasing marinig ang isasagot niya. Wala pa sa isip ko ang ganyang bagay, sagot naman ni coach. Nako coach, hindi ka na bata. Kung kasing gwapo mo lang ako baka araw-araw iba't ibang babae ang inuuwi ko. Lalo na sa edad mong yan, masasabi natin na may napatunayan ka naman na sa buhay. Nakabukod ka na, may magandang trabaho, tapos may sasakyan pa. Wika nung isa pa, na sinang-ayunan naman ng iba. Pero nagka-girlfriend ka na ba coach? Tanong nung isa pa, tipid namang ngumiti si coach bago tumango. Nagkaroon na ako ng isang girlfriend, at seryosohang relasyon yon. Pero wala eh, bigla na lang nagpaalam isang araw na mangingibang bansa na daw, tapos nakikipaghiwalay na. Ayaw ko sanang pumayag, pero wala na akong nagawa nang bigla na lang siyang nawala at hindi na nagparamdam, ni hindi ko nga alam kung saang bansa siya nagpunta, sagot naman ni coach. Hindi ko alam kung ako lang ang nag-iisip, pero parang sinabi niya iyon na may halo pang lungkot. Siguro ay minahal talaga niya yung babae, at sobra siyang naapektuhan sa pag-alis nito. Hindi ko alam kung sino ang babaeng iyon, pero ang masasabi ko lang ay ang tanga niya. Kung ako siguro ang nasa kalagayan niya ay hinding-hindi ko napakakawalan pa si coach. Ilang taon kayo coach, at saka kailan siya umalis? Tanong nung isa pa. Medyo matagal ko siyang niligawan, pero mag-iisang taon lang ang relasyon namin. Tapos mahigit isang taon pa lang mula nang umalis siya, sagot ulit ni coach kaya bahagya akong napatango, kaya pala parang medyo apektado pa rin siya kasi hindi pa sobrang tagal mula nang mangyari yon. Hindi mo ba siya sinubukang hanapin sa pamilya o mga kaibigan niya coach? Tanong ko naman. Wala akong kilala sa mga kaibigan niya, tapos hindi ko kilala ang pamilya niya kasi hindi niya ako pinakilala, sagot ulit niya. Hindi bale coach, sa gwapo mong yan tiyak na maraming babae ang willing na tumuwad agad. Marami pa namang iba dyan, kaya iinom na lang natin yan. Saad nung isa pa bago nagtaas ng hawak na baso at sinabihan kami na mag-bottoms up, na ginawa naman namin agad. Nagpatuloy pa ang inuman at masayang kwentuhan hanggang sa pansin ko na lasing na ang lahat. Ako kasi ay hindi pa gaano, nakaugalian ko na kasi na hindi masyadong umiinom lalo na kapag alam kong may tama na sila at hindi naman nila napapansin. Pero mga pare, ang hindi ko maintindihan sa kaibigan nating si Jake ay kung bakit di pa rin niya nililigawan si Mia. Kung ako yan, niligawan ko na. Wika nung isa naming kasama maya-maya pa. Baka naman ayaw lang aminin pero may relasyon na talaga sila, natatawang saad nung isa pa. O baka naman kasi may ibang gusto si Jake, nakangisi at makahulugan na saad nung isa pa, kaya agad akong nakadama ng kaba. Iyong totoo paring Jake, umamin ka na sa amin. Sobrang arte mo sa katawan, tapos minsan ang lambot mo kumilos. Baka naman kasi, hindi na niya nagawang ituloy pa ang sasabihin niya nang batukan siya ng isa naming kasama. Ang tanga mo mag-isip pare. Wika pa nito kaya malakas na nagtawanan ang lahat, maging ako ay napangiti at napailing na lang. Wala talaga, at saka hindi naman dapat tayo pumapasok sa relasyon na hindi tayo sigurado para walang nasasaktan sa huli. Sa kaso namin ni Mia, mula pagkabata matalik na kaming magkaibigan.
Paano kung naging kami tapos hindi nag-workout? Marami ang magbabago, agad na paliwanag ko naman, nakita ko na napatango si coach dahil sa sinabi ko. Tama naman yun, hindi dapat natin minamadali ang pagpasok sa isang relasyon, sagot niya. Pagkatapos noon ay muli nang nag-iba ang usapan, at hindi na ulit ako nagsalita pa. Habang patuloy sa inuman at kwentuhan ay nagpaalam ako na gagamit muna ng banyo. Pagkapasok ko sa apartment ni coach ay napangiti pa ako dahil sobrang linis nito. Bahagya namang napakunot ang noo ko nang may mapansin na isang wallet sa may mesa, ang una kong inisip ay baka sa mga ka-team ko yon at nakalimutan nilang kunin, kaya hindi ako nagdalawang isip na kunin at buksan. Agad akong nakadama ng kaba ng pagkabukas ko sa wallet, ang unang bumungad sa akin ay ang picture ni coach, pero ang mas nakakagulat ay ang makita na kasama niya sa picture na yon ang ate kong si Jackie. Tapos ay bigla kong naalala ang kwento niya kanina na mahigit isang taon pa lang daw mula nang magpaalam at iwan siya ng kasintahan niya, at hindi na ito ulit nagparamdam pa sa kanya. Sobra lakas ng tibok ng puso ko sa ideya na ang ate ko ang tinutukoy niya. May problema ba? Bahagya akong napalingon sa nagbukas na pinto nang pumasok doon si coach, bumaba pa ang tingin niya sa hawak ko. Coach, bakit may picture ka kasama ang ate ko? Nalilitong tanong ko naman, maging siya ay mukhang nalito dahil sa tanong ko. Ate mo si Jackie? Hindi makapaniwalang tanong niya kaya marahan akong tumango. Siya ang sinasabi ko na una at huli kong naging girlfriend pagkumpirma niya sa akin. Nasaan siya? Saang bansa siya nagpunta? Kumusta na siya? Okay lang ba siya? Sunod-sunod na tanong pa niya. Wala na si ate coach, mahina naman ang boses na sagot ko. Mahigit isang taon na rin mula nang malaman namin na may brain tumor siya. Sinubukan naman naming lumaban kahit pakapos kami sa pera. Pero wala na siya, malungkot na dagdag ko pa. Sobrang liit pala talaga ng mundo. Hindi ko inakala na naging kasintahan ni coach ang ate ko. Nalilito lang ako kung bakit sinabi ni ate sa kanya na pupunta na ito ng ibang bansa. Hindi ko alam ang rason niya kung bakit kailangan niyang magsinungaling kay coach. Hindi naman nakasagot si coach sa sinabi ko, halata sa kanya ang labis na gulat at parang hindi talaga siya makapaniwala sa narinig mula sa akin. Pero ang sabi niya sa akin pupunta lang siya ng ibang bansa, nang hihinang wika niya kaya mapait akong napangiti. Hindi ko alam kung ano ang rason niya para magsinungaling sa iyo coach, pero hindi siya kailanman nagpunta ng ibang bansa. Siguro nagsinungaling siya para hindi ka mag-alala sa kanya, hindi ko talaga alam. At ako na ang humihingi ng sorry kung nasaktan ka man niya coach, mahabang sagot ko naman. Mariing napapikit si coach dahil sa sinabi ko, sa muling pagmulat ng mga mata niya ay malungkot siyang umiti sa akin at umiling. Hindi mo kasalanan, at isa pa, matagal na rin naman ang mga nangyari, sagot niya. Uuwi na nga pala ang mga ka-team mo, gusto mong manatili muna rito? Kwentuhan muna tayo tungkol sa ate mo, tapos ako na ang maghahatid sa'yo, mahina hong dagdag pa niya. Marahan naman akong tumango bilang tugon. Nang makaalis na ang mga ka-team namin ay nagpasya kami ni coach na uminom pa ng beer sa sala niya habang kinukwento niya sa akin kung paano sila nagkakilala ni ate. Nagtatrabaho daw si ate noon bilang isang waitress sa paborito niyang restaurant, tapos ay araw-araw kung bumalik siya doon para lang makita si ate. At sobrang saya niya nang dumating ang araw na nagkakilala na sila at naging magkaibigan. Siyempre ay naglakas na rin siya ng loob na ligawan nito, tumagal nga daw ng halos isang taon ang panliligaw niya kay ate bago niya ito napasagot, at naging mahigit isang taon din ang relasyon nila. Alam mo coach, sobrang mahal kami ni ate. At siya ang unang nasasaktan kapag minamaliit o hinuhusgahan kami ng ibang tao. Kaya siguro hindi kanya hinarap at pinakilala sa amin, kasi natatakot siya na baka husgahan mo rin siya. Dati kasing entertainer sa bar si nanay, tapos ay magkaiba kami ng tatay at pareho pa naming hindi nakilala ang mga ito, pagkukwento ko pagkatapos niyang magkwento sa akin. Hindi ko naman gagawin yun, mababa ang boses na saad niya na siyang nagpangiti sa akin. Akala ko pareho lang kayo ng last name,
hindi ko ni minsan inisip na magkapatid kayo, kahit pa may mga pagkakataon na parang nakikita-kita sa kanya, dagdag pa niya. Hindi ako sigurado kung yun talaga ang rason niya, pero kung iyon nga, hindi naman natin siya masisisi lalo pat lumaki kami na madalas nga maliitin at husgahan ng ibang tao, sagot ko naman. Tama ka, at siguro tama ka rin na kaya hindi niya sinabi sa akin ang tungkol sa kalagayan niya, ay dahil hindi niya ako gustong mag-alala. Siguro iniisip niya na kapag ginawa niya yon, mas mabilis akong makaka-move on, saad naman ni Coach. Pero hindi pa rin ako makapaniwala na wala na siya. Sana sinabi niya sa akin ang totoo, para sana nasamahan ko siya, para sana hindi ako naging parang tanga na nangangapa sa dilim, dagdag pa niya. Naiintindihan ko Coach, at ako na ulit ang humihingi ng sorry sa nagawa ni ate, saad ko naman. Alam mo ang nakakatawa? Sa mga nakalipas na buwan, iniisip ko na hindi pa rin talaga ako nakaka-move on sa kanya, pero dahil sa mga nalaman ko ngayon, na-realize ko na, siguro closure na lang talaga ang hinahanap ko. Totoo na nalulungkot ako na wala na siya, pero kahit na papaano ay medyo gamaan din ang loob ko kasi pakiramdam ko ay nahanap ko na ang mga sagot na matagal nang gumugulo sa isip ko, mahabang saad pa ni Coach. At dahil iyon sa'yo. Kaya maraming salamat Jake, nakangiti at puno ng sinseridad na dagdag pa niya. Baka si ate ang gumawa ng paraan para magkakilala tayo Coach, kasi kahit pa wala na siya, hindi pa rin niya gusto na habang buhay kang walang ideya sa totoong nangyari, wika ko naman. Siguro nga, nakangiting sagot ni Coach. Masaya ako na makilala ang isang tao na espesyal sa babae na una kong minahal. Masaya akong makilala ka Jake, kahit pa ano ang mga nangyari sa pagitan namin ng ate mo, kahit pa nasaktan niya ako, hindi ako kailanman nagalit. Kaya kung may kailangan ka, kahit na ano, huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Handa akong tumulong, puno ng sinseridad na dagdag pa niya. Maraming salamat Coach, sagot ko naman. Sa mga sumunod pang araw ay pansin ko na mas naging close pa kami ni Coach, naging parang isang kapatid ang turing niya sa akin. Hindi ko nga alam kung matutuwa ba ako doon, lalo na't may iba nga akong nararamdaman para sa kanya. Pero ayos na siguro yon, lalo na't mahirap mag-expect ng sobra. Nandito na ba ang lahat? Nakangiti at excited na tanong sa amin ni Coach nang makasakay na kami sa minibus na gagamitin namin, papunta sa isang beach resort sa Pangasinan. Gaya kasi ng sinabi niya ilang araw na ang nakakalipas ay nagkaroon kami ng bakasyon. Malakas at masayang sumigaw ng oo, ang mga kasama namin, at agad pa akong napangiti nang umupo si Coach sa tabi ko. Habang nasa biyahe naman ay hindi pa rin maalis ang masayang kwentuhan, at kung minsan ay asaran at mga kalokohan sa mga ka-team namin. Sayang naman at hindi mo kasama si Mia, wika ng isa naming kasama sa akin. Hindi siya pumayag, pero susubukan kong pilitin sa susunod, sagot ko naman. Totoo naman yun, sinubukan ko siyang ayain pero sinabi niya na may mga projects daw siya na dapat tapusin sa weekends, at isa pa ay hindi rin siya pinayagan ng papa niya. Hindi naman na sila ulit nagsalita pa pagkatapos noon. Pagkaraan ng ilang minuto ay napalingon ako kay Coach nang abutan niya ako ng isang chips at bottled water, nahihiyaman ay tinanggap ko yon. Salamat Coach, mababa ang boses na wika ko pa. Hindi namin nabanggit sa mga ka-team namin ang tungkol kay Coach at sa ate ko, lalo na't pansin ko nga rin na medyo nagbago ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko naman gustong isipin ng iba kung sakali man na may favoritism na nangyayari. Mas maigi na yung wala silang ideya sa kung anong nangyayari. Pagkarating sa resort, as usual ay naligo na agad sa dagat ang iba naming mga kasama, at ang iba naman ay nagsimula na sa inuman. Ako ay nagpa siya na tulungan si Coach at ang iba pa na maghanda ng mga makakain namin. Lalo na't alam kong si Coach ang pinakamapapagod sa bakasyon na ito. Samahan niyo na ang mga kaibigan niyo doon, kaya ko na dito, nakangiting wika ni Coach sa amin. Okay lang Coach, para may katulong ka rin dito, at saka para mas mabilis tayong matapos, agad na sagot ko naman, samantalang ang iba pa naming mga kasama ay nagpa siya na sundin nga ang sinabi ni Coach. Isang buong bahay ang accommodation namin, pero walang kwarto. Ganun pa man ay may walong kama naman, kung saan kakasya ang dalawang tao.
Dahil medyo marami kami ay nagpasya kami na pagdikit-dikiti na lang ang mga kama, para magkasya kaming lahat lalo na't may plus one nga ang iba naming mga kasama. Alas 11 ng tanghali nang matapos kami ni coach sa pagluluto, at hindi naman kami nag-aksaya ng panahon na kumain na. Niluto na rin namin maging ang para sa hapunan, at iinitin na lang daw sa gabi, para wala na daw kaming iisipin at mag-enjoy na lang. Hindi na ako nagtaka na limitado ang usapang babae ng mga ka-team ko, dahil nga kasama ng iba ang mga girlfriends nila. Alam ko naman na hindi nila gustong ipaalam sa mga ito ang mga kalokohan nila. Natatawa na nga lang ako kasi ay iyong mga nangungulit sa akin na isama si Mia, para silang maamong mga tupa ngayon. Pero ang pinaka nagustuhan ko sa bakasyon namin, iyon ay lagi kaming magkasama at magkatabi ni coach. Maging sa pwesto sa inuman, at kapag maliligaw na sa pool o dagat, ay lagi kaming magkatabi. Siyempre ay masaya ako dun, at sobrang gan sa pakiramdam lalo na't gusto ko nga siya. Pero hindi ko naman yun ipapahalata sa kanila. Iyong totoo, hindi mo ba girlfriend ang kaibigan mong si Mia? Tanong sa akin ni coach habang magkasama kaming nakababad sa may pool, at nakaupo sa may hagdan noon. Hindi talaga coach, magkaibigan lang talaga kami. Best friend na kami noon mula pa pagkabata, magkapitbahay kasi kami, agad na sagot ko naman. Hindi mo talaga siya gusto? Wala ka man lang balak na ligawan siya? Parang nakakapagtaka lang kasi na sobrang ganda niya, tapos hindi ka man lang naa-attract sa kanya, wika pa niya na siyang nagpangiti sa akin. Hindi naman porke maganda, dapat ma-attract na ako agad. Bakit coach, attracted ka ba sa kanya? Sabihin mo lang kung gusto mo siyang makilala, ako ang bahala pagbibiro ko naman. Baliw, alam mo namang bawal, baka mapahamak pa ako sa sinasabi mo, natatawa na wika naman niya. Agad akong natigilan sa sinabi niya. Hindi kasi niya sinagot ang tanong ko kung attracted ba siya kay Mia, ang sinabi lang niya ay bawal, na siyang totoo naman. Pero ibig bang sabihin ay attracted din siya sa kaibigan ko? Parang may kung anong punyal ang sumaksak sa puso ko dahil doon. Lalo na't sobrang ganda ni Mia, at sobrang gwapo pa ni coach, tapos ay hindi pa nalalayo ang edad niya sa amin. Nasa 3 o 4 na taon lang kasi ang tanda niya sa amin. Kung iisipin ay parang bagay na bagay sila kung sakali. Sa huli ay napabuntong hininga na lang ako at hindi na ulit nagsalita pa. Minsan ay iniisip ko na sana ay ako na lang si Mia. Ano kayang pakiramdam na maging siya? Iyong tipong kahit na wala siyang gawin ay nagugustuhan siya agad ng marami. Tapos ay buo at masaya pa ang pamilya niya, na hindi nahihirapan sa pera. Maganda naman ang kaibigan mo, wika pa ni coach maya-maya lang kaya mabilis ulit akong napalingon sa kanya. Pero gaya mo, hindi ko alam kung bakit hindi ako attracted sa kanya. Nagtanong lang talaga ako kasi kuryoso ako kung ano talaga ang meron sa inyong dalawa, dagdag pa niya. Dahil sa narinig ay para akong nakahinga ng maluwag. At least alam ko na hindi niya gusto si Mia, pero kung sakaling makilala at maging kaibigan niya ito, alam ko na hindi pa rin naman malabong magustuhan niya ito. Dahil nga bukod sa maganda na si Mia, malambing at sobrang bait pa. Kung naging straight nga lang ako, baka nagustuhan at niligawan ko na rin siya. Kinagabihan, nang magpapahinga na ay kami ni coach ang magkatabi sa kama, nasa may bandang dulo kami, at nakapagitna ako sa kanila ng isa pa naming ka-team. Sobra akong kinakabahan sa presensya niya sa tabi ko, lalo na't marami nga kami at medyo may kasikipan ang mga pwesto, kaya naman ramdam na ramdam ko ang mainit na singaw ng katawan niya. Kakaibang sensasyon ang dulot nun sa akin, nilalabanan kasi ng init na iyon ang malamig na hangin na nagmumula sa aircon. Ganun pa man ay binalot ko pa rin ang sarili ko ng makapal na comforter hanggang leeg, para lang maitago ang dapat na itago kung sakaling mabuhay nga ang hindi dapat. Lumipas ang mga oras na nakahiga lang ako sa kama at nakatitig sa kisame, hindi ako makatulog kasi ay hindi pa rin ako makapaniwala na magkatabi kami ni coach sa kama ngayon. Nakakainis pa ang malakas na paghilik ng ilan naming mga kasama, na halatang masasarap na ang mga tulog, siguro ay dahil na rin napagod kaming lahat sa araw na ito at lasing pa. Bahagya akong napalingon kay coach na tahimik at nakapikit na ang mga mata,
sa isip ko ay natutulog na siya, kaya hindi ko na ipinagkate pa sa sarili ko na matitigan ng ganito kalapit ang gwapo niyang mukha. Laking gulat ko naman nang bigla siyang magmulat ng mata at tumingin sa akin. Akala ko imahinasyon ko lang, pero ramdam ko kasi na may nakatitig sa akin, sobrang hina ng boses na wika niya tapos ay natawa pa. Hindi ka makatulog? Tanong pa niya kaya marahan na lang akong tumango. Nasisikipan ka ba? Pwede naman ako sa baba na lang, saad pa niya at umambang aalis pero mabilis akong napahawak sa may tiyan niya para mapigilan siya. Hindi coach, okay lang. Dito ka lang, bulong ko naman. Agad naman siyang napatitig sa akin at hindi ko alam kung bakit. Nakadama pa nga ako ng hiya nang mapagtanto na hindi ko pala inalis ang kamay ko sa may tiyan niya. Pasensya na coach, bulong ko pa kaya naman napangiti siya. Aalisin ko na sana ang kamay ko pero agad niya yung hinawakan. Alam mo, may iba talaga akong napapansin sa'yo, sobrang hinang bulong niya. Mukhang alam ko na ang rason kung bakit hindi ka attracted sa kaibigan mo, dagdag pa niya. Bahagyang umawang ang bibig ko dala ng labis na kabang nararamdaman. Anong ibig mong sabihin coach? Kunwari ay walang ideya na tanong ko, at pilit pang binawi ang kamay ko sa kanya. Mahina naman ulit siyang natawa bago bahagyang tumigilid pa arap sa akin, tapos ay inilapit niya ng sobra ang mukha niya sa kaliwang tenga ko. Alam mo naman ang ibig kong sabihin, sobrang hina pa rin na bulong niya, yung tipong parang inaakit ako. Hindi ako makagalaw dahil sa nangyayari. Muli na naman siyang natawa. Nagbibiro lang ako Jake, masyado ka namang seryoso, dagdag pa niya. Puro ka naman kalokohan coach, matulog na nga tayo, wika ko na lang, kahit pa hindi ko alam kung totoong nagbibiro nga lang siya. Pakiramdam ko kasi ay hindi. Mabilis akong tumigilid patalikod sa kanya at umarting matutulog na, pero muli akong nakadama ng gulat nang maramdaman na gumalaw ang comforter na nakabalot sa katawan ko. Saka ko na pagtanto na pumasok din siya doon, pero ang mas nakakagulat ay ang maramdamang niyakap niya ako mula sa loob ng comforter. Coach, anong ginagawa mo? Baka may magising at kung ano pa ang isipin nila, sobrang hina ng boses na bulong ko. Huwag kang mag-alala, sa kapal ng comforter, walang makakapansin na niyayakap kita. Wala namang mali siya ito, nilalamig lang din kasi talaga ako, bulong ulit niya sa kaliwang tenga ko. Mariin na lang akong napapikit at hindi na ulit sumagot pa. Aminado ako na sobra akong kinakabahan, pero may parte sa akin ang masaya sa katotohanan na yakap ako ni coach ngayon, ang lalaki na gusto ko. Hindi ko alam kung makakatulog pa ba ako sa lagay na ito pero bahala na. Sa ngayon, ang gusto ko lang ay mas damhin pa ang presensya niya sa tabi ko, maging ang mainit na yakap ng kanyang katawan sa akin. Ang akala ko ay hindi ako makakatulog ng gabing iyon, pero sobrang napasarap ang tulog ko at ako pa ang huling nagising. Malamang ay dahil ako rin ang huling natulog. Nang araw naman na iyon ay parang walang nangyari, parang normal lang ang lahat. Pero kapag nagkakatinginan kami ni coach ay makahulugan siyang ngumingiti sa akin. Pagkatapos kumain ng agahan ay naligo pa sa pool at dagat ang iba naming mga kasama, pagkatapos naman ng lunch ay nagpa siya kaming umuwi na. Sa mga sumunod pang araw ay parang normal lang ang lahat, pero si coach ay madalas akong ayain na lumabas. Dinadala niya ako sa mga lugar na madalas daw nilang puntahan ni ate noon, nililibre niya ako ng mga pagkain na madalas nilang kainin, at hindi siya nauubusan ng kwento tungkol sa kanilang dalawa ni ate. Siguro ay napansin ng mga teammates namin ang closeness namin ni coach, kaya sa huli ay wala na kaming choice kung hindi ang sabihin sa kanila ang tungkol sa namagitan sa kanila ni ate, ayaw ko rin naman kasi nabigyan pa nila ng iba pang kahulugan ang turing niya sa akin. At dahil matalik kaming magkaibigan ni Mia, syempre, bago pa malaman ng iba ang tungkol doon ay una ko nang nasabi sa kanya. Ganun pa man ay hindi ko sinabi ang nararamdaman ko para kay coach. Kahit pa matalik kaming magkaibigan, pakiramdam ko kasi ay hindi pa ako handa na aminin sa lahat ang tungkol sa kasarian ko. Isang gabi habang magkasama kami ni coach na naglalakad-lakad sa may bayan, gaya ng nakaugalian na daw nilang gawin ni ate noon ay muntik akong matisod.
Mabuti na lang at agad niya akong nahawakan sa may braso, saglit pa nga kaming nagkatitigan at sabay pang natawa sa nangyari. Okay ka lang? Tanong niya sa akin. Ang sweet naman. Sabay pa kaming napalingon sa nagsalita at medyo nagulat ako nang makita si Mia. Kung hindi ko lang alam ang kwento niyo, iisipin ko na may relasyon kayo, dagdag pa niya kaya mahinang natawa si Coach. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko naman. May binili lang, pauwi na rin sana ako pero nakita ko kayo, sagot niya. Kumain na ba kayo? Kain naman tayo, hindi pa kasi ako nagdi-dinner, dagdag pa niya na sinang-ayuna naman namin ni Coach. Sakto kasi at hindi pa rin kami kumakain ng dinner. Habang magkakasabay naman kaming kumakain sa isang restaurant, ay tila nagkasundo sina Coach at Mia sa pagiging madaldal. Ang dami nilang mga bagay na napagkasunduan, at parang nag-click sila agad. Bagay na nakakaselos, pero hindi naman ako kumibo. Kaya naman sa mga sumunod pang araw ay naging madalas ang pagsasama naming tatlo, minsan ay papasyal sa bayan, minsan ay kakain sa labas, at kung minsan ay pati na rin sa pagpunta sa mga night bars. Pinilit ko ang sarili ko na hindi makaramdam ng inis sa kaibigan ko, kahit pa nakita ko na sobra rin silang naging close ni Coach. Hindi ko na kasi gustong maramdaman ulit yung inis na naramdaman ko sa kanya noong high school, noong nagkagusto sa kanya ang crush ko at teammate ko sa basketball, dahil nga mabuti siyang tao. Hindi ko alam kung hanggang saan ko mapipigilan ang selos ko, lalo na't nalaman ko na may isang pagkakataon pala na busy ako, tapos ay lumabas at kumain sila sa labas na silang dalawa lang ang magkasama. Mukhang wala ngang balak na sabihin ni Mia sa akin yon, pero nadulas siya nang minsang magkasama kami sa library. May gusto ka ba kay Coach? Ang tanong ko naman. Weird ba? Ang tanong niya pabalik. Kung ano man ang namamagitan sa inyo, mag-ingat na lang siguro kayo. Alam mo naman na bawal yon, mahirap na at baka matanggal pa siya sa trabaho, ang tanging naisagot ko na lang. Umaakto na isang supportive na kaibigan, kahit pa ang totoo ay para na akong mamamatay sa selos. Oo, alam ko na sobrang plastic ko na, pero wala naman akong balak na gumawa ng bagay na makakasira sa pagkakaibigan namin ni Mia. At kung sakali man na magkagustuhan sila ni Coach, kahit pa masakit sa akin ay tatanggapin ko yun, at titiisin ko na lang ang sakit. Gwapo siya, tapos magaan siyang kasama kasi nagkakasundo kami sa maraming mga bagay. Pero ewan ko, gaya kasi ng sinabi mo ay alam ko rin naman na bawal. At saka kung sakali man, natatakot ako sa pwedeng masabi ni Papa, wika naman niya. Tipid ng ngiti na lang ang naisagot ko bago pinagpatuloy ang ginagawang assignment. Teka, huwag mong sabihing nagseselos ka. Huwag kang mag-alala, kahit na ano namang mangyari, walang magbabago sa atin. Love na love kaya kita, best friend tayo hindi ba? Pagbibiro pa niya na dinaan ko na lang sa pagtawa kunwari. Kahit paano ang maging desisyon mo, susuportahan kita, wika ko ulit. Alam ko naman yon, kaya nga mahal kita eh. Sagot naman niya. Paano, mauuna na ako't may mga kailangan pa akong tapusin. See you around. Magiliw na dagdag pa niya bago nagmamadaling umalis na. Sa totoo lang, ng mga sandaling iyon, ang inisip ko ay pasikreto na naman silang magkikita ni Coach. Kaya naman hindi na ako nakapag-focus sa ginagawa ko, at sa huli ay nagpa siya akong umuwi na lang. Habang naglalakad ako palabas ng university ay nakita ko si Coach na naglalakad sa may parking lot, bigla akong nakadama ng konsensya dahil inisip ko na magkikita sila ni Mia, gayong mukhang hindi naman pala. Magpapatuloy pa sana ako sa paglalakad, pero mabilis na natigilan nang tawagin ni Coach ang pangalan ko. Busy ka? Tanong niya sa akin pagkalapit ko. Hindi naman Coach, pauwi na. Anong atin? Sagot ko. Aayain lang sana kita sa bahay, wala namang pasok bukas at medyo naiinip ako. Inom tayo, nakangiting saad niya sa akin. Ayain mo rin si Mia, kung hindi siya busy, dagdag pa niya. Saglit akong nag-isip ng sasabihin. Alam ko naman na kung aayain ko si Mia ngayon ay papayag siya, at alam kong sinabi ko na susuportahan ko siya, pero hindi ko alam kung bakit may parte sa akin ang gustong masolo si Coach.
Magkasama kami kanina lang, pero nagmamadali siyang umalis kasi madami daw siyang kailangang tapusin. Mukhang sobrang busy niya, sagot ko. Ganun ba, ikaw, gusto mong sumama sa akin? Tanong ulit niya, agad naman akong ngumiti bago tumango kaya hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon na sumakay sa sasakyan niya, at umalis na. Pagkarating namin sa apartment niya ay agad-agad siyang nagsalang ng pelikula, at kumuha ng mga beer sa ref, at ilang chips. Nung una ay tahimik lang kami, hanggang sa nagsimula na siyang magkwento gaya ng dati. Pero sa puntong iyon, hindi na tungkol sa ate ko, kung hindi tungkol kay Mia na. Okay pala kasama ang kaibigan mong yon ano? Nakangiting saad niya. Iyong totoo coach, may gusto ka ba kay Mia? Tanong ko naman, naitanong ko na ito kay Mia kanina, pero gusto ko ring malaman ang side ni coach. Mahina namang natawa si coach bago umiling. Hindi Jake, natutuwa lang talaga ako sa kanya. May isang beses nga pala na kumain kaming dalawa sa labas, hindi ko na nasabi sa'yo kasi biglaan. Nagkasalubong kasi kami sa parking lot, tapos inaya niya ako, kaya pumayag na ako, sagot naman niya. Teka, nagseselos ka ba? Natatawa na dagdag pa niya. Hindi coach, kaibigan ko kayo ni Mia, hindi ko lang gusto na mapahamak kayo lalo na't alam naman natin na bawal, agad na wika ko naman. Akala ko naman nagseselos ka, hindi mo naman kailangang magselos, kasi kung gusto mo sayong sayo na ako, wika pa niya kaya mabilis akong napalingon sa kanya. Agad na umawang ang lobby ko kasi ang akala ko, iniisip niya na may gusto ako kay Mia, hindi ko inasahan na iniisip pala niyang nagseselos ako dahil sa kanya ako may gusto. Ano na ba tayo Jake? Seryosong tanong pa niya. Hindi ko alam ang sinasabi mo coach, puno ng kaba na sagot ko. Hanggang ngayon ba magmamangmaangan ka pa rin? Ilang linggo na kitang hinihintay na umamin, halata rin naman sa'yo na gusto mo ako, walang halong pagbibiro na saad niya. Madalas kung pumasyal tayong dalawa at kumain sa labas na magkasama. Akala ko pareho tayo ng nararamdaman, mali lang ba ang iniisip ko? Seryoso pa rin na dagdag niya. Coach, hindi magandang biro ito, nanghihina na saad ko. Hindi ko kasi alam kung sinusubukan lang niya ako o kung ano. Pero pakiramdam ko, kahit na anong oras ay bibigay at mapapaamin na niya ako. Mukha ba akong nagbibiro, Jake? Tanong naman niya. Saglit ulit akong natahimik kasi hindi ko alam ang sasabihin ko. Sa huli ay huminga ako ng malalim bago tipid na ngumiti sa kanya. Baka naman nalilito o naguguluhan ka lang sa nararamdaman mo, coach. Ang akala ko kasi lumalabas tayo kasi gusto mong maalala yung mga pinagsamahan nyo ni ate, kasi mismo na siya. Baka nakikita mo lang ako sa kanya, kaya naguluhan ka sa nararamdaman mo, mahabang saad ko. Sa totoo lang hindi ko rin alam kung bakit ako nagkakaganito, nung una, nang malaman ko na magkapatid kayo ni Jackie, ang akala ko rin gusto ko lang mapalapit sa'yo dahil sa kanya. Kaya itinuring kita na parang kapatid ko. Lalaki ako Jake, at kahit na minsan hindi naging question yon. Hindi ko alam kung kailan, saan at paano nagsimulang magbago itong nararamdaman ko. At alam mo ba kung gaano kahirap sa akin na aminin at sabihin sa'yo ang mga bagay na ito ngayon? Mahabang saad niya. Hindi na naman ako nakasagot para akong natameme sa narinig. Lalo na't wala ngang bakas ng pagbibiro ang mga sinasabi niya sa akin. Anong gagawin ko para maniwala ka na seryoso ako? Tanong pa niya. Hindi ko rin alam coach, sobrang hina ng boses na sagot ko naman at marahan pang napayuko. Kahit pasabihin natin na sincere ka, sa mata ng lahat ay mali pa rin. Gaya rin ng sinabi ko kanina ay bawal. Hindi ko naman gusto na mapahamak ka, at malagay sa alanganin ang trabaho mo dahil sa akin, dagdag ko pa. Kaya mo bang magtago ng sikreto kung sakali? Ako kasi magaling akong magtago ng sikreto, wika niya na tila ba binibigyan ako ng suhestyon. Natutokso ako na sumagot ng oo, pero natatakot ako na baka kapag pumayag ako ay sa kanya sabihin na nagbibiro lang siya. Natatakot akong madismaya at mapahiya. Pero sa huli, hindi ko na inisip pa ang mga pwedeng mangyari.
Kahit na papaano kasi ay may parte sa akin ang gustong sumaya, at maramdaman kahit na papaano na may isang tao na magmamahal sa akin, at tanggap ako sa kung sino ako. Kaya kahit pa natatakot ay ngumiti ako kay coach at marahang tumango. Sa totoo lang coach, hindi ko alam kung sinusubukan mo lang ako o kung ano. At sobra akong natatakot. Pero aaminin ko na, mula noon pa alam ko sa sarili ko na may iba sa akin, at desidido ako na itago iyon hanggang sa hukay. At ikaw ang unang tao na pinagsabihan ko ngayon sa kung ano at sino talaga ako. At gusto ko ring subukan natin, kahit pa sikreto lang. Kaya coach, sana kapag na-realize mo kung ano talaga ang gusto mo, itago mo na lang din ang sikreto ko para hindi ako mapahiya sa ibang tao, mahabang saad ko. Agad naman na napangiti si coach bago tumango. Nagulat pa nga ako nang bigla niyang pinagsaklop ang mga kamay namin. Naiintindihan ko kung bakit natatakot ka, pero pangako, gagawin ko ang makakaya ko para mapatunayan ko sa'yo na seryoso ako, sagot naman niya. Huling taon mo na sa kolehiyo, pagka-graduate mo, siguro naman pwede na nating sabihin sa lahat ang meron tayo, hindi ba? Dagdag pa niya. Parang gamaan ang pakiramdam ko dahil sa narinig, kaya naman napangiti na ako at tumango bilang tugon. Nang gabing iyon ay nagpa siya na akong matulog sa apartment ni coach, syempre ay magkatabi kami sa kwarto niya. Walang nangyari kung iyon ang iniisip nyo. Magkatabi at magkayakap lang talaga kaming natulog, na siyang sobrang gan sa pakiramdam. Kinabukasan naman ay naghanda siya ng agahan para sa aming dalawa, at nakakatuwa lang napansin ko ang pagiging maalaga, maasikaso at malambing niya sa akin. Nang nagpaalam nga ako sa kanya na uuwi na ay nakiusap siya sa akin na manatili na lang muna sa apartment niya kasama siya. Kaya naman nag-text na lang ako kay nanay at sinabi na may mga projects kaming tinatapos ng mga kaklase ko kaya hindi pa rin ako makakauwi. Nang araw na iyon ay wala naman kaming ibang ginawa ni coach kung hindi ang manood ng mga pelikula. Nakakakilig lang kasi ay nakaakbay siya sa akin at hindi niya binibitawan ang kamay ko habang magkatabi kaming nakaupo sa sala. May mga pagkakataon nga rin napansin ko ang pagiging malandi niya, na may halong pang-aasar na siyang dinadaan ko na lang sa pagtawa. Niminsan ay hindi ko inakala na darating ang pagkakataong ito, iyong mararamdaman ko na mahal ako ng isang tao. Kung nandito pa si ate, sobrang swerte niya siguro sa'yo, mahinahong wika ko pagkaraan ng ilang minuto. Kung nandito pa ang ate mo, hindi tayo magiging ganito, sagot naman niya. Kung nandito pa si ate, hindi naman kita magugustuhan. I mean, magugustuhan siguro kita para sa kanya, at magugustuhan kita na maging kapatid, pero hanggang doon lang yon, wika ko ulit. Hindi na ako magsisinungaling, hindi ko alam sa ngayon kung malulungkot ako sa ideya na wala na siya, o magiging masaya kasi kasama kita ngayon, at ganito tayo. Pero alam ko na mabuting tao ang ate mo, at alam ko rin na kung nasaan man siya ay masaya siya para sa atin, wika ulit niya na siyang nagpangiti sa akin. Sa totoo lang ay ganun din naman ang iniisip ko. Sa mga sumunod na araw ay sobra kaming nag-ingat ni coach na itago ang namamagitan sa aming dalawa. Sa tuwing nasa university kami, o may ibang kasama ay parang dati lang ang turingan namin sa isa't isa. Pero kapag kaming dalawa lang ang magkasama, ay all out naman ang kalandian niya sa akin. Hindi ko nga alam kung anong kabutihan ang nagawa ko sa buhay para mabiyayaan ang isang lalaki na kagaya niya. Sobra kasi kung alagaan niya ako. Naging madalas din ang pag-slip over ko sa apartment niya lalo na kapag walang pasok, madalas lang kaming mag-movie marathon at naghaharutan. Bumabawi lang kami sa mga araw na hindi kami masyadong nagkakasama dahil nga madalas kaming busy pareho. May mga pagkakataon pa rin naman na nagbabonding kami kasama ang kaibigan kong si Mia, at kahit pa madalas kong magkwentuhan sila sa harap ko tungkol sa mga bagay na interes nila, hindi na ako nakakadama ng selos dahil nga may namamagitan na sa amin. Akala ko ay maayos lang ang lahat, pero isang umaga, pagkarating ko sa gym para sa basketball practice namin ay pansin ko na may iba sa tingin ng mga ka-team ko sa akin. Hindi ako nagtanong kahit pa kinakabahan ako, hanggang sa may isang student marshal na nagpunta sa gym at sinabi na pinapatawag daw ako sa discipline office. Pakiramdam ko ay may ideya na ako sa nangyayari, at natatakot man ay nagpunta pa rin naman ako.
Nakumpirma ko naman ang hinala ko nang maabutan ko si coach na nandoon din pagkapasok ko. Siguro naman alam nyo na ang rason kung bakit pinatawag namin kayo rito. Seryosong tanong ng head ng discipline office sa amin tapos ay inilapag pa niya sa harap namin ang mga pictures. Agad na nanlaki ang mga mata ko nang makita na pictures namin yon ni coach na magkasama. May ilang pictures na magkasama kami sa terasa ng apartment niya, kung saan magkayakap kami, o kung hindi kaya ay yakap niya ako. Meron din sa mall sa kabilang bayan, kung saan magkahawak kami ng kamay. Basta maraming mga pictures iyon, yung tipong hindi mo na maitatanggi na meron talagang namamagitan sa amin. Kaya naman wala akong nagawa kung hindi ang tahimik na makinig sa head ng discipline office habang sinasabi sa amin ang mga pwedeng mangyari dahil dito. Sobra akong nanlumo nang marinig din na pwede akong maalis sa universidad. Pero wala akong lakas ng loob na ipagtanggol ang sarili ko, dahil nga alam ko na totoo naman ang mga hinaharap namin ni coach ngayon. Nang matapos nila kaming kausapin ay sinabi nila na ipapatawag na lang ulit nila kami kapag napag-usapan na nila ang sanction. Pinauna naman ako ni coach, at sinabi na kakausapin pa niya ang head. Pagkalabas ko naman ay pansin ko na maraming mga estudyante pa rin ang nakatingin sa akin, at saka ko nalaman na posted din pala sa social media group ng university ang mga pictures na yon. Sobra akong nanghihina sa mga nangyayari, at parang nawalan ako ng lakas ng loob na harapin ang lahat. Sinubukan kong tawagan si Mia para sana may kasama ako, pero hindi siya sumasagot. Siguro ay busy siya. Kaya sa huli ay nagpasya na lang ako na pansamantalang takasan ang lahat, at umuwi na muna. Huwag kang mag-alala, hindi ka may expel sa university. Nakausap ko na ang head, wika ni coach sa akin kinagabihan. Nasa loob kami ng sasakyan niya at nasa may kanto lang ng barangay namin, pinuntahan kasi niya ako para makausap patungkol sa mga nangyari. Pero baka kailangan mong mag-community service bilang parusa, mas okay na yun kesa paalisan ka, lalo na graduating student ka na, nakangiting dagdag pa niya, pero pansin ko sa mga mata niya na parang pagod siya. Anong nangyari? Tanong ko naman. Pinakiusapan ko ang head, at pinakita ko sa kanya kung gaano kaganda ang record mo sa university, maging ang achievement mo sa mga sports. In return, sinabi ko na magre-resign na ako, mabuti nga at nakumbinsi ko pa, sagot naman niya na siyang kinagulat ko. Bakit ka nag-resign? Trabaho mo ang pinag-uusapan natin dito. Alam ko naman kung gaano yon kahalaga sa'yo. Nanlulumong saad ko, pero ngumiti lang siya sa akin. Kesa naman hindi ka agad makagraduate, mas nakakapanghinayang yon. At isa pa, marami namang ibang pwedeng pasukan na trabaho. Kaya huwag kang mag-alala sa akin, magiging maayos din ang lahat, sagot niya. Doon ko napagtanto kung gaano siya kaseryoso sa akin, sa totoo lang ay sobra akong nalulungkot sa mga nangyayari, pero sobra ko ring na-appreciate ang sakripisyo niya para sa akin. May ideya ka ba kung sino ang gumawa nito? Tanong ko naman. Wala rin, pero iniisip ko na baka isa sa mga ka-team mo sa basketball. Sila lang naman ang madalas nating nakakasama, ang kaso mahirap magsalita lalo na kung wala tayong ebidensya. Pero hindi na mahalaga pa yon, ipagdasal na lang natin na kung sino man ang gumawa nito, sana ay masaya siya sa buhay niya, mahinahon na sagot niya sa akin. Bigla akong natigilan sa sinabi niya, na iniisip niya na ang gumawa nito ay lagi naming nakakasama. Biglang pumasok sa isip ko si Mia, kasi sa totoo lang ay nagtataka rin ako kung bakit hindi pa siya nagpaparamdam sa akin pagkatapos ng mga nangyari. Imposible naman na hindi niya nabalitaan gayong ito ang pinag-uusapan sa buong universidad. Pero mabilis akong napailing sa naisip ko, hindi kasi tama na pag-isipan ko ng masama ang kaibigan ko dahil alam ko na hindi niya magagawa ito sa akin. Ihahatid na kita sa inyo. Uuwi na rin muna ako at magpapahinga. Ikaw rin magpahinga ka na, huwag mo nang masyadong iisipin ang mga nangyari ngayon, okay? Malambing na wika niya sa akin. Lalakarin ko na lang, malapit lang naman. Mag-iingat ka sa pagmamaneho, wika ko. Akmang bababa na ako sa sasakyan niya, pero agad na natigilan ng marahan niya akong hinila palapit sa kanya at mahigpit na niyakap. Tapos ay dinampihan pa niya ako ng marahang halik sa noo,
kaya ramdam na ramdam ko ang pag-aalala niya sa akin. Mahalaga ka sa akin, Jake, lagi mong tatandaan yan. Kahit na anong mangyari, huwag kang magpapaapekto sa sasabihin ng iba. Nandito lang ako lagi para sa'yo, maliwanag ba? Puno ng sinseridad na saad pa niya, na siyang nagpangiti sa akin. Pagkatapos noon ay hinayaan na niya akong umalis. Habang naglalakad naman ako pauwi ay nakita ko si Mia sa harap ng bahay nila, na parabang may hinihintay. Jake, pwede ba tayong mag-usap? Agad na tanong niya nang makita ako, agad naman akong ngumiti bago tumango. Tuloy ka, sa loob tayo, saad pa niya bago pumasok sa bahay nila. Dumiretso siya sa may terasa, at hindi naman ako nagdalawang isip na sumunod. Jake, sorry, agad na saad pa niya nang magkaharap na kami, kasabay noon ay ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. Dahil doon ay hindi ko na kailangang magtanong pa, kumpirmado na siya nga ang nag-post ng mga picture namin ni Coach. Bakit mo ginawa yon? Mababa ang boses na wika ko. Mia, akala ko ba magkaibigan tayo? Ang akala ko kakampi kita, pero bakit mo nagawa yon? Alam mo bang nasa alanganin ang pag-aaral ko ngayon? May chance na ma-expel ako, at nag-resign na rin si Coach. Mia, alam ko naman nakasalanan namin, kasi pumasok kami sa relasyon na hindi dapat. Pero bakit kailangang ikaw pa ang magpahamak sa amin? Mahina ang boses pero may halong hinanakit na dagdag ko pa. Dahil nagseselos ako, umiiyak na sagot naman niya. Hindi dahil gusto ko si Coach, kung hindi dahil matagal na kitang gusto, dagdag pa niya na siyang labis kong kinagulat. Pansin ko na sobra kayong naging close, kaya sinubukan ko na makipaglapit din sa kanya, hindi dahil gusto ko siya kung hindi dahil gusto kitang magselos. Pero walang nangyari. Ilang linggo ko rin kayong sinusundan ng pasikreto, at hindi ko na napigilan pa ang selos kaya nakagawa ako ng bagay na hindi dapat. Jake, sorry, patawarin mo ako, umiiyak na saad pa niya. Mula noong high school tayo, gustong gusto na kita. Masaya ako kapag iniisip ng lahat na may relasyon tayo, at umaasa ako na darating ang araw na manliligaw ka sa akin. Akala ko kasi gusto mo ako eh. Kasi kahit na minsan wala kang nagustuhan at niligawan na babae tapos sa akin ka lang close. Alam ko na hindi sapat na rason yun para ipahamak kayo, kaya please, patawarin mo ako, Jake, dagdag pa niya. Imbes na magalit ay agad akong nakadama ng awa sa kaibigan ko. Kaya naman marahan akong naglakad palapit sa kanya at niyakap ko siya. Natatandaan mo si Luis nung high school tayo? Bulong ko, ang tinutukoy ay yung crush ko dati na nanligaw sa kanya. Nalilito man ay tumango naman siya. Gustong gusto ko siya dati, at sobra akong nagselos noong nanligaw siya sa'yo. Sa totoo lang, nainis ako sa'yo noon. Inggit na inggit ako sa'yo kasi meron ka nung lahat ng bagay na wala ako. Pero kahit pa nagseselos ako, hindi ako gumawa ng bagay na makakasira sa pagkakaibigan natin. Nakonsensya rin ako na nainis ako sa'yo gayong wala kang ibang ginawa at pinakita sa akin kung hindi kabutihan, mahabang saad ko. Mia, sorry kung hindi ako nagpakatotoo sa'yo. Magkaibigan tayo, pero hindi kita pinagkatiwalaan. Kung sanang noon pa lang, inamin ko na sa'yo kung ano at sino talaga ako, siguro ay hindi tayo umabot sa ganito. Kaya sorry Mia, malungkot na saad ko pa bago ako kumawala sa yakap at hinarap siya. Kung may nagawa man ako na nagbigay ng false hope sa'yo, sorry. Kung kaya ko lang din na magustuhan ka ng higit pa sa kaibigan, gagawin ko. Kasi hindi ko gustong makita na nasasaktan ka. Ganun ka kahalaga sa akin Mia, pero wala eh, ganito talaga ako. Kahit na anong pilit kong sabihin sa sarili ko na lalaki ako, at itago sa ibang tao ang kasarian ko, ganito na talaga ako. Kaya sorry din Mia, mahabang dagdag ko pa. Hindi Jake, hindi mo kailangang mag-sorry. Wala kang ginawang mali. Ako itong may problema, kaya sorry Jake, please, patawarin mo ako, umiiyak na bulong pa niya. Tahan na Mia, hindi ako nagagalit sa'yo. Naiiyak na sagot ko naman habang pinupunasan ang nabasa niyang pisngi dahil sa luha.
Sobrang emosyonal nang naging pag-uusap namin ng gabing iyon, at hindi man lang ako nakadama ng galit sa kanya. Mas nang ibabaw kasi sa akin ang pagkakaibigan namin, hindi ko hinayaan na masira ng isang pagkakamali ang marami, masasaya at magagandang bagay na pinagsamahan naming dalawa. Sobrang naging hirap ng mga sumunod na araw sa akin. Hindi kasi agad humupa ang issue tungkol sa amin ni coach, at kahit nasaan ako sa university, laging may mga mata na nakasunod ng tingin sa akin. Pansin ko na rin na madalas kong pag-usapan ako ng iba. Wala na si coach sa university, nag-resign na siya gaya ng sinabi niya. Ako naman ay umalis na rin sa basketball team at nag-focus na lang sa pag-aaral. Bukod doon, pagkatapos ng klase ay naglilinis ako ng CR sa bawat building, bilang parusa sa nangyari. Si Mia naman ay halatang sobrang nagsisisi sa nagawa niya, magkaibigan pa rin kami, although aminado ako na pansin kong may nagbago na. Hindi naman talaga ako nagalit sa kanya, pero siguro ay medyo umiiwas siya dahil sa nahihiya pa rin siya. O baka gusto niyang bigyan ng sapat na oras ang sarili niya para makalimutan ang nararamdaman niya. Kung ano man ang rason, nirerespeto ko ang desisyon niya. Nabanggit ko na rin kay coach ang tungkol sa nagawa ni Mia, hindi rin naman siya nagalit pero halatang disappointed siya. Kapag magkasama nga kami ay lagi niya akong pinipitik sa noo kapag tinatawag ko siyang coach, bagay na nakasanayan ko na. Gusto kasi niya na tawagin ko na lang siya sa pangalan niya. Unti-unti namang nagiging okay ang lahat, lalo na't nakahanap agad siya ng bagong trabaho bilang isang HR staff sa isang kilalang kumpanya. Alam ko na medyo nalulungkot pa rin siya dahil masaya siya sa dati niyang trabaho, pero pilit naman niyang sinasabi sa akin na okay lang, lalo na't mas malaki ang sahod niya ngayon. Naging mahirap man ang bawat araw ko sa universidad, pero pagkatapos ng araw ay napapawi ang hirap, lalo na kapag magkasama na kami ni Henry. Nagpasya kami na hindi na rin isikreto ang tungkol sa relasyon namin. Una kaming umamin sa nanay ko, hindi naman nagulat si nanay at sinabi niya na anak niya ako kaya kilalang kilala niya ako, hindi pa daw ako umaamin ay alam na niya ang sekswalidad ko, at tanggap daw niya ako sa kung sino ako, bagay na siyang nakakatuwa. Sunod kaming umamin sa pamilya ni Henry, sa totoo lang ay halata sa kanila na sobra silang nagulat, pero hindi naman nila kami kinwestiyon sa desisyon namin. Ang sinabi lang nila ay nasa tamang edad na daw kami, basta alam daw namin na wala kaming ginagawang masama, bahala daw kami. Nakakatuwang isipin na kahit na papaano, may mga tao pa rin na kagaya ng mga magulang namin, na naiintindihan ang ganito. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan na ring humupa ang isyo na kinasangkutan namin. Kapag nakakasalubong ko nga yung mga dati kong ka-team sa basketball ay lagi nila kaming kinukumusta ni coach, at minsan ay tinatanong din nila ako kung kailan ako babalik sa team. Sa totoo lang ay wala na akong balak na bumalik pa, mas focus ko na makapagtapos ng maayos at tahimik sa pag-aaral. In short, naging okay naman na ang lahat. Dumating ang araw ng graduation ko, at sobrang saya ni nanay nang sinamahan niya ako sa stage para tanggapin ang diploma ko. Sa hindi kalayuan naman ay kitang-kita ko si Henry na malawak ang ngiti, at pumapalakpak na parang sobrang proud niya sa akin. Pagkatapos ko sa pag-aaral ay nakahanap din naman ako agad ng trabaho, inaya nga ako ni Henry na lumipat na sa apartment niya at tumira sa iisang bubong kasama siya. Pero syempre ay sinabi ko na hindi ko naman pwedeng iwan na mag-isa si nanay dahil nasa edad na rin ito. Kaya sa huli ay napagpasyahan namin na iparenovate na lang ng pakonti-konti ang bahay namin, tapos ay doon na rin siya tumira kasama namin ni nanay, dahil nga may sarili naman akong kwarto. Hindi naging madali ang relasyon namin, gaya kasi ng ibang relasyon ay may mga pagkakataon na nagkakatampuhan din kami. Pero hindi naman namin hinahayaan na lumaki at tumagal ang mga hindi pagkakaunawaan. Sa totoo lang, sa bawat araw na magkasama kami ni Henry ay wala akong ibang maramdaman kung hindi ang tuwa. Lalo na't hindi lang ako ang inaalagaan niya, maging si nanay din. Kaya naman ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya sa akin. At sa tingin ko ay wala na akong mahihiling pa, basta kasama ko siya. Bilang mga tao, madalas ay nakakagawa tayo ng mga bagay na nakabase lang sa bugso ng ating mga damdamin.
Mga bagay na minsan ay nakakasakit sa iba at pinagsisisihan din natin sa huli. Gaya ng nangyari sa kwento namin. Pero bilang mga tao, normal lang naman na makagawa ng pagkakamali, ang importante ay natututo tayo sa mga pagkakamaling iyon. Normal din na mainggit sa iba, lalo na kung alam natin na meron sila ng mga bagay o katangian na wala tayo. At mas lalong normal na magdasal at humiling na sana ay perpekto tayo. Pero ang katotohanan ay walang perpekto sa mundo, at hindi dapat tayo mainggit sa iba, kasi darating ang araw na may makikilala tayong tao na tatanggapin, yayakapin at mamahalin tayo ng buo, maging ang mga imperfections natin. Iyong tao na titignan tayo sa mata na parang perpekto na tayo sa kanila. Sa kaso ko ay natagpuan ko na ang tao na iyon, at handa na akong harapin ang panibagong yugto ng buhay na siya ang kasama ko. Pinagdarasal ko na sana, kayo rin ay matagpuan nyo na ang tao na mamahalin kayo sa kung sino kayo, iyong tatanggapin din kayo ng buo. Simple man ang naging kwento, tiyak naman ako nakapupulutan ito ng maraming aral. At sana gaya ko ay may natutunan kayo sa kwentong ito. Hanggang dito na lamang po, maraming salamat sa pakikinig.